Sinalakay naman ng mga otoridad ang isang warehouse na imbakan umano ng mga pang-export na food products pero burado na ang expiration date. Balitang hatid ni Oscar Oida. Cellphone video ito ng raid na matauhan ng NBI Special Action Unit at Food and Drug Administration sa isang warehouse sa Dr. ML Carrion Street, Santa Ana, Manila. Sa bisa ng search warrant, hinalugog nila ang lugar. Nakatanggap daw sila ng tip na binubura rito ang expiration date ng mga samot-saring nakaimbak na produktong pagkain bago i-export sa ibang bansa. May chemical silang ginagamit eh. Parang aceton. Ina-erase nila. Ito naman sir, para naman idikit lang. Oo, yan o. No? Okay. Dumikit na nga yung, ano, yung mga expiry date. Tinatanggal nila, pinapalitan nila. Ang pagbura sa expiration date ay malinaw raw na paglabag sa Consumer Act. Number one, hindi naman sila allowed nito na papalitan yung expiry date. Eh. Yun ang number one. Tapos, kasi dapat paglabas nito sa manufacturer, nakalagay na yan yung kailan siya manufacture, kailan yung expiry date. Ngayon, binago nila yan. Edi, hindi mo alam kung ano talagang life nitong pagkain na to. Paliwanag ng abogado ng may-ari ng warehouse. We buy products, local products, consolidate these products for export, and sell them outside of the Philippines. So everything, all of our products are being exported outside of the Philippines. And that already takes us out of the ambit of the Consumer Act of the Philippines. Sabi pa niya, mga kliyente nila ang nagpapagawa nito. We have to comply with their date format requirements. Because here, we have different date format. And since we are selling this to many countries, and these countries have unique requirements as to date formats, we have to comply. In fact, we are even shortening the periods because some countries do not want their products to have a shelf life of 3 years. We are even shortening it to 2 years. Kinumpis ka pa rin ang mga produktong burado na ang expiration date. Magpapalabas raw ng show cause order ang Food and Drug Administration sa may-ari ng warehouse para pagpaliwanagin. Oscar Oida, GMA News.